mga kabisdagos, kamusta ka dyan at magandang araw po sa inyo lahat. So welcome back to my another video. So guys, to this video guys, ang gagawin po natin ay hindi po tayo magtatatwa. Magluluto po tayo ngayong araw na to. So guys, kahapon pa ako natakam. Kahapon pa ako gustong kumain ng empanada. At alam nyo na, may mga empanada naman tayo na pwedeng mabibili dito. Pero last time, nung tinikman ko yung empanada nila, ay hindi ko masyadong nagustuhan dahil although masarap siya pero maraming mantika at makolesterol kasi mostly kasi dito ang ginagamit po nila sa loob ng empanada or yung filling nila ay nilagay nila yung baka, so medyo diet po tayo ngayon at kailangan po natin na kumain ng masustansyang pagkain, hindi lang masustansyang pagkain at mayaman po sa protina. So guys, lalo na po ngayon guys, galing po tayo sa gym, so kailangan po natin kumain ng maputinang pagkain. So siguro perfect na pagkain to yung ating ihanda po natin ngayong araw na to. So guys, samahan niyo po ako ngayong araw na to at magluluto po tayo ng chicken empanada. Pro bake po siya, hindi siya prito dahil ayoko na medyo mantikain eh. So i-bake lang po natin siya. So guys, again guys, ang lulutuin po natin ngayon ay baked creamy chicken empanada. So special to at masarap. Siyempre para po sa inyo yan mga kabisdakas. So guys, ito po yung ating flour. So 5 cups po siya. At gagamit din po tayo ng butter. Yun. Eggs. Dalawa po. Sugar. Salt. Baking powder. At syempre yung ating soda water. Ngayon guys, ang gagawin po natin guys, paghahalo-haloin lang po natin yung mga dry ingredients. Sugar, salt, konti lang. Yung ating baking powder, konti lang din. So, i-mix po natin siya. So, gamitan lang natin siya ng tamay guys. Ngayon guys, pag nahalo na po yung ating dry ingredients, ilagay na po natin yung ating butter. So, kakamayin lang din natin guys. Ganyan lang guys ha, hanggang sa mamukha siyang buhangin. So dalawahin natin para mabilis. So kung nakita nyo guys, parang nagiwalay-hiwalay yung ating flour, no? So parang buhangin siya. Yan. Ngayon guys, ilagay na po natin yung ating eggs. Tapos guys, maglagay po tayo ng soda water. Kunti lang. So ngayon guys, ito na po yung hitsura niya. So ito transfer na po natin siya dito. So, okay na lang guys, malinis na po ito. Pinamasag ko na po ito ng nakaraan araw. So, malinis na po. So guys, ilagay na po natin siya sa ref ng mga 30 minutes or pwede po natin siya ilagay overtime. Wala problema po yon. So tapang po natin siya. So guys, habang nasa ref po yung ating dough, lulutuin po natin yung ating manok ngayon. So ang dami po natin manok ngayon ay tenderloin ng manok. Kung alam niyo po kung saan ba ito sa US na. Ito po yung tinulog para nilagay. Ito po yung ating stock ng parsley. Maglagay
din po tayo ng sibuyas. Yun guys, takman po natin siya ng mga 5 minutes hanggang maluto po yung ating manok. So, yung manok natin guys, himahimayin lang natin ng ganito, no? So, tarang po ito guys, agidang tayo na manok is yung part ng tindalo sa chicken breast manok. So guys, ito na po yung mga sangkap na gagamitin po natin ngayon sa pagluluto. Meron po tayo dito ang carrots at saka po dito. Red bell pepper, onion, garlic, parsley, green beans, mushroom, young corn, mag-mix seasoning, ating pampalasa mamaya. Gagamit din po tayo ng mozzarella cheese, cream cheese, at syempre yung ating bida ngayon, yung chicken breast. Ilagay ko na rin po yung ating bawang, onion, bell pepper. Guys, ilagay na po natin yung ating carrots at saka po dito. Ngayon guys, lagyan po natin siya ng konting tubig. So ito nga po pala ng tubig guys, ito po yung sabaw na ginamit po natin kanina sa parboil ng chicken. Takpan po natin siya ng mga 2 minutes. Ilagyan po natin yung ating green peas, unicorn, mushrooms, chicken, at haluin lang po natin siya. Siya ng mga another 2 minutes. Ngayon guys, maglagay na po tayo ng cream cheese, mozzarella cheese, ating pampalasa ngayon, mag-mix seasoning. Maglagay din po tayo ng konting brown black pepper. Ngayon guys, ilagay ko na po yung ating parsley. Alright, so pwede na po guys. Ready na po siya. Okay. So guys, papalamigin lang po natin siya sa ref. Mga 15 to 20 minutes. At ito na po yung ating dough ngayon. Tadaa! So yan na po siya guys. At hatiin po natin siya. Tapos, i-roll natin siya. Ngayon guys, iro-roll na po natin siya. Sorry guys, ha, hindi pa pala ako nakabili ng
bowling pins. So ito muna yung gagamitin ngayon. Ngayon guys, ika-cover na po natin siya. Natabunan naman yung pag-cover natin. So, ito nga guys. Okay? So, ilagay na po natin siya dito. Guys, kumuha po ako ng dalawang itlog. Tapos, yung ginamit ko po, yung egg yolk lang, para po pangpahit po natin sa ating empanada. Okay. So, ganyan lang po. So guys, ito na po siya. So ilagay na po natin siya sa oven mga 12 to 15 minutes. Depende po sa oven na ginagamit po nyo. At 350 DC. Yung ating gagamitin. Tara, let's go. A few moments later. Wow. Ito na po siya guys, oh. Alright mga kabisidakers, so ito na po yung ating baked creamy chicken empanada. So guys, hindi na po ako makapaghintay na titikman to. Tara, samahan niyo po ako. Wow. Oh, wait guys. Tignan niyo po guys. So sa labas guys, medyo crispy siya. At sa loob, ang lambot niya. So tignan niyo. Oh, tumutunog-tunog pa oh. Oh, parang lechon lang no. So crispy siya sa labas, pero sa loob, napakalambot at juicy siya. So buksan na po natin guys. Sabay-sabay tayo. Wow! Tingnan nyo naman guys oh. Wow! Woo! Siyempre guys. Cheers! Napaka-init eh. Pero okay lang. Ang sarap. Mainit siya pero ang sarap. Bagay siya sa lalo na pag may malamig na Coca-Cola ka, pero hindi po pwede sa atin yan. Kahit mainit na kape, pwede na po yun. Napakasarap guys. Alright guys, so sana po nagustuhan nyo po yung ating video ngayon. At kung gusto nyo pong lutuin yung ating dish ngayong araw na to, sundan nyo lang po yung ating video at siguradong kaya-kaya nyo pong lutuin itong chicken empanadas. At guys, kung bago pa po kayo sa aking channel, i-subscribe nyo na yan. At syempre, huwag nyo kalimutan i-like yung ating video bilang suporta sa ating munting channel. At huwag nyo kalimutan i-click yung ating notification bell button para updated po tayo sa ating mga video na na-upload. So guys, akala nyo nakalimutan ko ha. So bago po tayo mag-end, mag-shoutout po muna tayo sa ating mga mahal na kabisdakers na laging sumusubaybay sa ating mga video na in-upload at laging nagko-comment at nagla-likes na rin. So ito po sila guys. Tara! So yun guys, maraming salamat po at hanggang sa muli, magkita-kita pa po tayo sa aking mga susunod na vlog. So mag-ingat po tayong lahat dyan at God bless us all. Bye-bye! Love you!